Hi guys, welcome back to my Dainty Garden. So I just want to share my plant mom journey, which started 2020. So kung paano ako nakahiligan yung plants, bale, I'm a resigned bank employee mid-2019. Pero mahilig na akong sa plants noon. Ang mga plants ko yung mga rain or shine plants. Mga iilan lang naman. Nag-roses na rin ako, pero namatay. Yung cypress ko yung nabuhay. Tsaka yung mga iba pang pang-outdoor plants. And then, when pandemic hit 2020, so nag-start na akong mamili ng mga plants around May to June 2020. So, yung mga plants ko before is ganito lang. This was before 2020. And then, nung mid-2020, ayan, nag-start na ako. Ayan, mga hiningi ko lang mga yan at nabili sa silang. Ayan, Diefenbachia, Bacularis. And nag-start na rin akong maglagay ng plants indoors. Ayan, dumadami na sila indoors. Kaya ako nakahiligan ang mga sansevierias. Yan, nilalagay ko yan indoors. And mostly nalusaw. Lalo aglaonemas, ayan, dumami talaga ang collection ko dyan. Kasi tuwang-tuwa ako sa kanilang colors. Pati calatheas, yan. So, nilalagay ko sila sa loob, which is kulang naman yung not enough sunlight, not enough air circulation. So, early 2021, ayan, unti-unti ko silang nilalabas kasi napansin ko hindi sila happy and namamatay yung iba. So, natutuwa na rin ako sa mga trailing plants. Ayan, dumami yung mga nakapole ko na plants. And natutuwa rin ako nun sa Fittonias. Ayan, bili din ako ng bili kasi super cute. So ayan, wala na ako natirang indoor plants. Nasa labas na sila lahat. Ito garahe pala. And ito yung nasa garahe, nilagay ko naman sa harapan. Ayan, so far, natuwa ako sa results nung nilabas ko sila dito. Naging healthy sila. And ang bilis nila dumami. Which is, yung time na yun, 2021, nakapagbenta na rin ako. Yes guys, nagbenta ako through online sa mga group page, cuttings, tas tatanim ko pag stable na binibenta ko. And then, nakahiligan ko na rin ang cactus, pero ayan, konti pa lang yan nung mid-2021. So, dumami din yung collection ko ng hoyas. Kasi hoyas walang arte. And nag-collect din ako ng begonias. Napaka-arte pala ng begonias. Ayan, so ganyan na sila kasi naglakihan na sila sa harapan. So marami na rin akong pinamigay guys dito. Lalo na yung ibang aglaonemas ko. Pinamigay ko kasi wala nang space. Ayan, naglagay na naman ako ng rock for begonias. Dito sa garahe. Paggabi, ganyan yung harapan ko. Naglagay din ako ng mga konting pailaw. Ito kasi malapit na yung Christmas. Nagdagdag ako ng mga ilaw-ilaw dyan sa harap. And then, medyo late 2021, mga October, November, nag-start naman ako sa succulents. So, pinaka naparami ang orders ko ng succulents around January 2022. Ayan, dun nagsimula ako sa succulents.
And nakahinigan ko rin ang mga money trees na iba-ibang variegation. Ayan, ganyan na yung harapan ko noon. Early 2022. Ayan, nagdagdag ako ng mga rack. And then around late 2022, nag-start naman ako sa gymnos. So, fast forward to today. Ayan, naglakihan na sila. And marami-rami na rin akong napamigay na cuttings, lalo sa aking mga trailing plants. And lalo sa trailing plants ako, nakakabenta. Before, marami-rami yung nabenta kong mga trailing plants. So, ito yung natira sa garahe. Ayan, mostly photos. Napakabait kasi. So, isa ang photos, aglaw nima, sa mga nauna kong plants before na nilalagay ko indoors. So, ang natutunan ko is mas happy sila sa labas. Yung enough sunlight and enough air circulation. Ito naman yung sa kabilang side ng garahe. Ayan, yung pinakamahal kong nabili before noong 2020. Nasa 2,000 yata to si Suksum Jaipong. So, at least buhay pa siya. So, nagpropagate ako. Ito yung top cut na buhay. But then, ang mother plant ay nalusaw. So, at least, ayan. And ito naman yung nasa harapan ko. Ayan, so nabili ko yung mga gusto kong plants. Ito gustong-gusto ko to dati. Yung air plants ko. Ayan, yung money trees ko actually. Nalusaw yung mga may variegation. Yan na lang natira. So, hindi na ako bumibili-bili ngayon. Di tulad dati, as in bulk kung bumili. Kahit succulents, hindi na rin ako bumibili. Paisa-isa na lang pag may nadaanan. Ayan yung hanging plants. Ito yung harapan, yan. Succulents, nagpo-propagate na lang ako. Ayan sila. Pag may magandang nakita sa, minsan meron naliligaw sa grocery, ayun, bumibili ako. Ito yung black prince ko noon na 1 foot lang. Ayan, na-markot na natin. And ang aking succulent sa labas, ayan, I'm so happy na with them. Pero may gusto akong bilhin eh, yung lush na burrito, pero next time na lang. Ayan sila. I'm so happy na. So, thank you so much guys for joining me and for watching. Enjoy the rest of the week and stay happy always. Sana wag nyo kalimutang mag-subscribe and see you on my next video.